saan ka bababakain ng pinakamasarap na inasal? Kundi dito mismo sa Bacolod, pare. Wow! Mm. Kapag sinabi mong Bacolod, chicken na sa lagad na papasok sa isip mo. Ang inasal ay isang grilled chicken na may special marination, lalo na dito sa Bacolod. At saan pa ba masarap kumain ng inasal kundi dito sa Manokan Country? Dito, pinagsama-sama ang mga nagtitinda ng inasal noong 1979. At sa dinami ng inasal na restaurants dito, saan nga bang pinakamasarap? Ang napili ko ay ang Nena Rose, tinayo noong 1983. Pero 1953 pa daw ito sinimulan ng nanay ni Miss Rose. At isa sila sa pinakamatagal at pinakamasarap na inasalan dito. Sir Bobet, magandang tanghali. At yes, salamat at nakiupo ako. Ano bang kumakain ka? Sensya na sir. Kain ka lang dyan, kain ka lang. Okay, thank ka you lang. Also. Ayan, Sir Bobet, no. Tiga Bacolod ka talaga? Actually, I'm not. But I stay here for 12 years already. Wow, Bacolod. So basically, tiga Bacolod ka na rin. Yes. So, favorite mo chicken inasal? Halos. Of course, it compared to other taste. Ano ba sir hinahanap mo sa masarap na chicken inasal? Yung juiciness niya, ang freshness niya, na alam mo it's a new. Okay. Ang bagong luto, bagong tuhog, ito yun yung inaasal mo na. So that's why malalaman mo kasi pag ginaganam yun. Yan. It's just juicy. Parang naano na rin ako ha. Yeah, diba? Parang gusto ko nakainin yung manok mo ha. But it's juicy. That's why only Nena's Rose. It's been a while. Okay. I'm a regular customer. Yun nga sir, yung tatawa kasi ito literal tabi-tabi yung mga manukan dito. Yeah, pero there were some ikaw bakit Nena Rose yung pinakalagi mo kinakainin? I like the balance of taste niya, yung even the ingredient that he put. Sir Bobet, maraming salamat sa short kwentuhan natin. Pero binihintay natin. Sir ba? Penginam. Enjoy. Pumasok ko sa kusina para makita ang aksyon. Sisimula ng pagluto sa marination na mayroong luya, bawang, kalamansi, coconut vinegar, asukal at toyo. Pagkatapos ay ibababad ang manok for 3 to 4 hours. Pag okay na, ay pwede natin ihawin. At habang iniihaw ay pinapahiran niya ng chicken oil. After ng 10 to 15 minutes, boom! Meron na tayong authentic chicken inasal. Umorder din ako ng iba't ibang laman loob tulad ng batikulon or balon-balunan, atay at puwet ng manok. At Pops, pwede ka mamili kung pecho o pa ang trip na parte mo ng manok. Nagugutom ka na ba? Tara, kaunta! Unang araw sa Bacolod, kailangan mo pare mag-inasal dito sa Manokan Country, dito sa Nena Rose. Pops, look at this! This is a barbecue heaven, inasal heaven. May inasol, iba't ibang laman loob. Meron tayong chicken inasal, tapos meron din tayong talaba. Siguro tikman muna natin yung atay natin. Unang kagat sa Bacolod. Alam mo, medyo mushy na siya ng konti. Pero hindi yung smoky flavor niya. Panumis-tumis ng konti, may asim din. Dito ko na-intriga, isol pare or puwet ng manok. Wow, ang sarap nun pare. Grabe. Alam niyo, isol talaga yung puwet. Super juicy, fatty. As in, ito yung pinaka-juiciest na karne ata sa manok ko pa yung matikman eh. Pero yeah, may teaser na tayo ng marination nung pinaka-inasal natin. So basically dito sa Bacolod, o kahit anong inasalan, dalawang parte lang naman talaga yung pinaka-highlight ng manok eh. Paa, tsaka pecho. So ito, may paa tayo, tapos meron tayong pecho. Alam mo nga, siguro maganda, kunyari, anniversary nyo eh, huwag ka na magbigay ng bouquet ng bulaklak, bigyan mo na ng bouquet ng chicken inasal dito sa Bacolod. Siguro titikman ko yung paa. Ayan. So, gagawin ko, titikman muna ng walang sausawan. Ganda. Glazing na. Pagka-ihaw. Saan ka bababakain ng pinakamasarap na inasal? Kundi dito mismo sa Bacolod, pare. Wow! Tapos ultra juicy, smoky. Nandun yung coconut vinegar, lalo saan may asim. May alat din. Ang sarap ng marination dito kasi babad na babad siya. Tapos maganda rin pagkakaihaw. Malambot. Medyo may crispy element na rin siya. Tapos pinaka-basic dito, eh, kailangan mo rin gumawa ng sausawan. So, turo ko sa inyo. Magawin natin siguro, kalamansi, lalagay ako sili, sinamak, ayan.
sabi ng aking Bacolod guide, 2:1, medyo damihan ko daw. Tapos, toyo. Saluin natin konti. Lalagyan natin ng, ito, garlic rice, pwede rin plain rice, pero lalagyan ko ng extra chicken oil, di ba? Mga mahilig sa chicken oil dyan, shout out Ninong Rai, chicken oil. Ayan, so naparami, mahilig ko sa chicken oil. And then, let's do it! So, gagawin ko, kamay tayo, bilang nandito sa Bacolod. Ayan, so pipiin natin konti, siguro, yun. Tapos, i-dip natin. Didip natin. Kuha tayo ng kanin. Ayan. Masarap na kagad dito sa Bacolod. Authentic inasal. Ano? Damang-dam ko yung suka sa buong bibig ko, pare. I mean, this is yung regular suka. Mas fragrant siya. Mas flavorful. Kumbaga, mas matapang ng konti. Pero perfect harmony. Ay, mga pagkain na to, nasa salty side siya ng konti, pero it's a good sign ng pagka-saltiness. Alam mo, ang sarap. Hindi nakakaumay. Ay, kuha tayo ng may balat. Look at that. All of that oil pops. Papsa, nito rin tayo sa Nenas kasi isa nga ito sa pinakamatagal at pinakasikat na inasalan dito sa Monocan Country. At ang masasabi ko, Nenas, you're amazing. Simutin natin. Sadyang isa talaga to sa pinakapaboritong pagkain sa mundo. At walang duda na the best dito sa Nena Rose. Mga papsa, marami pa tayong episodes dito sa Bacolod. Kaya naman, abang-abang lang. Tara! Namit ang manok sa Bacolod, mga paps. Kaya kung nagustuhan yung video na ito, huwag kalimutan yung subscribe sa YouTube channel at the Chewy Show. It's Paps Chewy! Nagsasabing stay safe. It's a good night and goodbye. Bing!